Ngayon kumakain sila, nandito na, kumakain, sumusubo. At nagkakamay. Praise the Lord, aleluya. Anong Lord? Oh, hapon mami, hapon ko yun. Ito, si Mami Stika. Ang sarap ito po si ano. Ngayon, kinakain niya. Tingnan mo ang crabs, oh, kataba-taba. Oh, diba? Ngayon, yung 10 kilo mamaya, kukunin natin. Ang sarap yun. Marunong ka sa ano. Blessing. Marunong ka kasi magluto. Magaling. Hindi, marunong, ma'am. Talagang, di ba sabi mo, ginagam yung patsyam ano, lang yan, ma'am. Ginagam mo yung ganun. Talaga, totoo. Mm-hmm. Talaga na mapapaganun ka. Siyempre. Mapapaganun ka talaga, di ba? Kain. Ito si Toto. Kumakain siya. Ikaw. At tapos na. Tapos ka na. Sarap. Yan si Toto. Yan si Toto ang pinaka-best friend ko sa buong mundo. Yan siya. Ilan mo sa ilang araw kami, hindi nagkita. Ngayon lang. Bakit kaya? Nagbakasyon. Hindi, nakasakit yung anak niya. Ito naman, si Nikki. Tingnan mo, kumakain siya. Wala nang sakit yan. Ito si Nikki, wala nang sakit. Umaganap lang ng role ng Diyos yan kung anong gusto niya ipaganap pa sa kanya. Ah, ito, kumakain na siya. Kinuha ko na sa bahay niya. 30 years yung bahay niya. Diyos ko, liit-liit. Talagang, hindi ka talagang makakahinga dun. Ma'am, ganyan lutuin natin pag ano, basta ubos ka agad yan. Yung, sa ano, birthday? Diba? Sino mang may birthday po? Dito ba hihil? Tapos yung baptism. Buong pamilya ni Papa Romy, dito. No, diba? Aywan ko lang kung buong pamilya. Mostly mga taga-church. Invited. Siyempre, wala na mga iba. Invited natin. Sino Pastor Abel. Ayan si Toto. Makain na si Toto. Ayan o, Toto. Ito, anong masabi mo sa crabs na niluto ngayon? May laman ba? Wala? Masarap. Masarap ka dyan. Huwag kang ganyan to. Ikaw naman, kakainis ka. Lagot yung ganyan mo to eh. Kakainis ka talaga to. Tari mo si Nikki. O, pakiramdam. Ikaw naman si Steer. Anong nakita mo sa pagkain? Masarapan ka ba o na-enjoy? Sarap. Anong klaseng sarap? Parang crab. Patay. Ayan. Ayan. Alam mo, Nikki, yan talaga, crab yan. Binuo ng Panginoong Diyos yan. Ginawa niyang alimasag. Alimango. Katulad ka lagi. Katulad nung bumili sa mall, is imp, ha? Sa may pabango, bumili siya. Amango. Sabi niya, amango. Ano sir? Alimango. Amango. Nagagawan silang dalawa, nabasag niya. Alimasag. Okay ka pare. Ngayon si Ma'am Mystica. Ano ba talaga ang role mo sa mundo, Marlon? Ha? Magpapatawa sa buong tao, ma'am. At saka magpapaligaya sa isang tao na minamahal ko habang buhay. Ganun? Nagmamahal ka? Ang pangalan niya, hindi ako nagmamahal kay Mystica, kay Robbie Ross. Ang ganun? Mystica, wala. Hindi ko pinapansin pag sa labas. Junk ako. Pero sa loob dito, Robbie Ross ang nagmahal sa akin. Ungas nga. Sandali. Ito naman. Sandali. Hindi na sigo ba to? Ito. Ha? Alam mo ba pag nakainom ito ng alak, kung ano-anong pinagsasabi? Hindi mo alam kung nagsasalita ng totoo, nagsasabi ng totoo, or nag-iimbento, no? Mga kaibigan, bahala na kayong musga. Dahil as far as a story is concerned, laging may kontrabida. Mm-hmm. Ito pong pasaway namin. Hindi po ako, sa Biblia siya po ang Judas. Hindi po ako kontrabida po. Hindi po ako kontrabida. Kumbaga sa isang pamilya, siya po ang bakla. Yun. Yun. Ako yung multong bakla. Pasaway mo. Basta importante, pag nasa bahay po ako, mga kaibigan, hindi po ako si Mystica, ako si Ruby. Ah, hindi ko minamahal si Mystica. Kaya kung nakikita niyo po ngayon, ito yung totoong tao. Alam mo, si Mystica, pag makita ko lang, nasasaktan din ako. Kasi sandali, ba't ka nasasaktan? Dapat natutuwa ka. Natutuwa ako dahil nasaktan ako dahil hindi ako pinapansin. Bakit ka hindi ka pinapansin? Bakit? Kasi Mystica siya sa labas. O ngayon? Pag sa loob, si Ruby Ross ang mahal ko. Ganon? Kaya mo pinagsisilbihan, pinaglulutuan lang. Si Ruby Ross, pinagsisilbihan ko. Pagdating ni Mystica, hindi ko pagsilbihan. Sandali lang. Kay Mystica ang nagtatrabaho, hindi kay Ruby Ross, ha? Nera, basta si Ruby Ross ang boss ko. Si Mystica, nagtatrabaho ko pag sa labas. Eh, pag dito? Pag dito, si Ruby Ross. So, pag dito, anong trabaho si Ruby Ross, ang inaalagaan ko.
Nagluluto. Nagluluto. Nilutuan ko siya. Ikaw ang doon. Pagdating ni Mystica doon sa labas, wala, siya na ba? Alalay ka lang. Siya lang bahala sa sarili niya doon. Mga kaibigan, kung sino po ang may hawak ng camera ngayon, isa po siyang isang tao na strang hindi hero. Ko alam kung minsan tao ito eh. Isang strong hero. Ha? Bigla na lang sumulpot ito sa buhay ko kung minsan talaga pinapalayas ko siya kasi pasaway masyado. Parang kabuti. Makapalang yung mukha niya. Makapalang mukha. Mamait-maya kahit talaga, kahit ibinan ko pa yan sa security, sa ano, sa guard. Kahit inano ibinan ko, dito, ha? Security. Alam niyo po mga kaibigan saan niya ako pupuntan sa simbahan. Simbahan ko, nabangan. So, sino ngayon ang ano, magagalit kung mismo sa simbahan ka talaga pupuntahan? Walang magalit, ma'am. Diba? Mismo ikaw nag ikaw na mismo naawa sa akin. Tiningnan niya ang mukha ko, kung kakaawa niya mang mukha nito. Totoo. Nagsabi siya, nakakaawa na ang mukha na to. Sabi niya, nakakaawa na ang mukha na to. Encounter. Ganun, ma'am. Sandali. Hindi ako magkakasakit o kaya hindi ako mamamatay sa ano, mamamatay ako sa bilaok, mabibilaok ka na. Tama. Kayo ma'am, hindi kayo tatanda, hindi kayo magkasakit dahil nandito ang pagpasaya sa buhay mo. Ganon. At magpapalikaya. Sandali na walang lang. Hangganan. Isa lang ang makapagpaligaya sa akin ng Lord. Una, parilin niyo ma'am. Parang ako rin ang utos ng Lord eh. Ah, ganon. Napaligayahin ka. Ah, marunong na talaga. Ako ang pinababa niya, ma'am. Kaya umobra. Hindi ko, wala talaga akong choice na pinuntahan ko sa simbahan, sabi niya. Ipinadala daw siya ng Lord. Sa ang sugo. Oo, pinadala daw siya ng Lord. Ako ang inutusan ni Lord, ma'am, magbili ng suka. Napunta ko sa simbahan. Di sabi ng pare, anong ginawa ni Jesus sa mundo? Takbo ako, bumili suka. Okay. Huwag mong gagawing biro-biro ang Lord. Hindi, no? Hindi, joke lang yung gano'n. May salita niyo gano'n. Kasi nakasulat yan eh. Nakasulat. John 14:16. Oo. Huwag if mong... you love me, keep huwag my commandment. Huwag mong siyang biro-biruin. Huwag mong gagawin. Huwag gagamitin ang Lord, lalo sa pangalan niya. Huwag mong bibiruin, okay? That's yes. A lesson. All yes, ma'am. Right? Ako, ma'am. Pwede tayo magkatuwaan, magkasayaan. Dira ako, ma'am, nakaano mo, pero... Magano rin ako ng Lidlia, ma'am. Oo. Kasi dati totoo kasi, yun eh. Yung people ako, ma'am, ng ano po. Oo. Ng SBC. Kasi may mga panahon na tayo nagbibiroan, pero pagdating sa pangalan ng Diyos, hindi natin pwedeng gamitin ang pangalan niya sa biro. Diba? Kasi yun ang utos niya. O, alam na alam mo yun, di ba? Di ba, Nikki? Siguro itong si Nikki dati, lagi niya kasing binibiro ang Lord. Kaya biniro niya, o, ayan, tingnan mo tuloy. Diba? Sa probinsya mo, ma'am Nikki, Hmm? Saan probinsya nyo? Lugar na mga ginto. Saan? Diwalwal? Paano? Ikol. Ubikol. Bakit? Oragon ka ba? Marami bang ano? Marami bang ginto? Kuya, hindi na. Luto na. Marami dong. Tinawagan kita, kuya. Baka sabihin mo hindi kita concerned. Hindi na. Agoy, nagsuran ko sa kuya. Kanya nagbitay. Tama na, nangangawit na ako. Mag-uwi mo na ako. Malutuan ko mo ng kanin yung anak ko. Sige, goodbye. Dito nagwawakas po ang ating kabanata dito sa bahay ni Mystica. O ngayon, nandito ako, mag-focus sa sarili ko. Paano mag-focus sa sarili ko? Harapin ko. Bangit. Harapin mo na. Nga! Magkaroon dito mo nagwawakas. Reborn yan, reborn. Ang title dito, ang babaeng may hawak sa ulo, linta. Oh, di ba? Siksi, kumaan. Akala ko ba hindi ka umi? Hindi. Saan dito? Babalik ako agad. Wala pang usan ng oras. Balik na ako. Marami pating tahas sa buhay natin bago babalik. Uy, ano? Sige na, punta mo dito. Ito, dito natatapos na. Ilas na lang si Tutoon lang. Ito, anong masabi mo? Sige na ito, kay paalis na ko to. Anong masabi mo ngayon, Gina? Masarap. Mas hindi. Marami na akong talukap po. Okay? This is a question mark and the word in the beginning. Diin mo kay Nikki. Diin mo kay Nikki. O ngayon dito magdiin kay Nikki. Kay, ganun ka? Go! Bongga ka matulog, Nikki, ha? Naka-sounds ka pa, ha? Oh, my goodness. Bonggang matulog, naka-radyo. Oh, finally, nakauna at nakakumot. Tingnan mo, mga kaibigan, oh, nakangiti. Noon, walang ngiting makikita sa mukha niya.
Kasi alam niya, artista siya ngayon. Siya ang bida. Ha? Ikaw na ngayon ang bumibida sa lahat. Hindi na si Romeo. Ha? Ikaw na ngayon. Sinosolo mo na. Kasi ikaw ang magiging inspirasyon ng lahat sa buong kapuluan. Sa buong Pilipinas at sa kabuong mundo. Pati ka langit-langitan, ikaw ang bida doon, Nikki. Kasi alam mo kung bakit? Kasi ikaw ang pinili ni Jesus Christ na gumanap sa kanya. Ibig sabihin, hindi ka na si Nikki. Ikaw si JC. Ang baklang naglalakad wala ng dugo. Ibig sabihin, mirakulo. Di ba? Kasi kung paano si Jesus Christ noon, di ba? Siya ay namatay. Tapos, oo, ibig sabihin, nawalan na ng dugo, naubusan, di ba? Pero, ang kagandahan noon, siya ang Diyos. Kaya bumalik siya para isave tayong lahat. Di ba? Andyan lang sa tabi mo siya, Nikki. Okay? JC? Ayan. Hallelujah. Praise the Lord! Amen. Ako ang ginamit ng Lord para bigyan din ako ng talino para gumawa ng pelikula para sa kanya. Hindi ko nga alam kung paano gumawa ng pelikula, pero biro mo, himala. Ako tuloy naging producer, director ng The Oras. Ha? Narrator, editor. Ano pa? Wala na akong masabi. Ibig sabihin, kung andyan ang Lord, andyan ang himala. Nan nga natin, ito po ang sample ngayon na mag-ginagawa ko. Ayan. The Power of Mystica. Okay? Ako nga mismo, hindi ko nga alam kung paano ko nagagawa ito eh. Ibig sabihin, magmula nung ako'y pinili ng Lord na gumawa ng kanyang pelikula, binigyan na ako ng kakaibang talino. Hindi na kailangan pumunta po ako sa school o kaya sa film academy o kaya sa filmmaking university of the Philippines o kung saan-saan man para lang makapag-aral na gumawa ng pelikula. Ako po ay pinagkalooban ng Diyos ng natatanging talento para ako po ay mabigyan ng kakaibang talino para sa kanya. Ay nako, basta kung ano man nangyayari sa akin ngayon, it's a blessing, hindi ko po alam. But, all I know is God, Jesus Christ is using me. Dahil tingnan mo, pati ang paggawa ng pelikula, dahil ang pinagkalob niya sa akin, isang iglap lang, marunong na ako. O, saan ba nang galing lahat ng talinong yan? Walang iba kundi si Lord. Diba? Malay ko kung paano gumawa ng pelikula, Diyos ko. Pero tingnan mo, ako director, ako producer, lahat-lahat, editor pa. Samantala pag-edit, yun ang pinakamahirap na gawain. Pero kung ang Lord ang nasa puso at nasa utak mo, nothing is impossible. And this is just to prove it. Di ba, Lord? Amen. Ayan, ang mga pagpapatunay na ang Lord ay napakagaling gumawa. Nahimala, pati ako, ginawa niya ako ng paraan para makagawa ng pelikula para sa kanya. Documented po lahat ito. Walang nag-direct sa akin. Ang Lord lang, yan ang magpapatunay na ang Lord. Kung binigyan ka ng isang bagay, it's a blessing. It's either sakit man, o talino man, or himala man, yan ay galing sa Lord. So tanggapin natin ang buong buo para ganapin natin ang ating pinagkaloob na talent para sa Diyos. At talino para sa Diyos. Yun lang po. Hanggang sa susunod na kabanata.